ito pa mang katanungan nyo para sa kanila. Pakinggan nyo po ang unang tanong ni Nanay Nilda. Sa edad mo ngayon, ano ang bagay na pinagsisisihan mo na hindi mo magawa noon? Sir Danny, ano daw po isang bagay na pinagsisisihan yung hindi nyo nagawa noon na kung may chance gagawin mo ngayon? Ang tutulong pagmamahal. Dahil nung nakaraan, nasa serbisyo ako, hindi ko na ibigay lahat ang tunay kong pagmamahal sa daming nagmamahal sa akin. Kaya kung ibabalik ang panahon, gusto ko na ibigay lahat ang tunay kong pagmamahal. Ah, hindi niya nabuhos lahat ng pagmamahal. Ano po yung serbisyong tinutukoy ninyo? Nasa military po kayo? Nasa military police kasi ako. Kung saan ako napupunta. So hindi niyo nakapiling ng mahabang panahon yung mas inyong mahaba ang dati. Kapiling ko ang mga tauhan ko kaysa sa asawa ko. Retired na po ba kayo? Retired na. Tagal na. So ngayon may time na talaga. Yes. Oh, kaya lang wala pang partner. Oh! Nakita ko yung cheekbones ni Mother umangat ng konti. Para yung pag-angat. Para sino? Ramdam ko din si Mommy. Naramdaman ko siya. Pinarepeal mo na ba? Alam mo, si Nanay Nilda rin, siyempre, guard din yan eh. Lady guard din yan eh. So, medyo may... Kala ko tinapay siya gardenia. Lady guardian. Nagbigay din ng serbisyo. Humahawak din ng baril at batuta yan si Mother. Si guardian. Di ba? Malay mo, maglambingan sila. Mag-Star Wars sila doon. Ganon. Si Tatay Atoy naman po. Tatay Atoy, ano po yung... Pinagsisihan yung hindi nyo nagawa noon na sana magawa nyo na ngayon. Yung hindi ako nakakita ng tunay na kapartner. Tunay na? Kapartner. Hindi mo ba kayo nagkaasawa? Hindi pa. So, pero may mga relasyon kayo noon. Yep. Pero napang-asawa, hindi kayo nakapang-asawa, hindi rin kayo nagkaroon ng anak. Hindi ko tinaaging asawa. Ano po? Kasi ano siya, nag-asawa ng iba. Girlfriend ko, 6 years. Tapos nabalita ako nag-asawa ng iba. Kaya sana, makakita ko ng tunay. Tatay, Atoy, kaya po ba kayo hindi nakapag-asawa? Ano po ba yan? Na trauma kayo dun sa nangyari? Or... Ganon. Kasi minahal ko siya na sobra eh. Sana, nagtira pala ako para sa akin. Baka dito ko matatagpuan yung makakasama ko habang buhay. Pwede rin po sa Itbulaga kung hindi nyo makikita. Gagawa tayo ng parang iikot ka namin sa lahat ng montage. Pwede, oo. Pwede rin. Oo. Ayun, hindi niya nagawang makahanap. Nagmahal siya ng sobra. Ng one true o di kaya magkaroon ng tunay na anak. Pero okay lang, masaya. Opo. Why not, diba? Yes. Never too late. Correct. Yes. Feeling ko walang ganun, yung too late. Wala. Wala. Pag naramdaman mo siya, iisipin mo parang ang perfect dong moment na yun. Yes. It's a perfect time, it's a perfect person, it's a perfect emotion. Yes. Parang walang mali pag nangyari, no? Kung para sa'yo. May nakala, di ba sabi mo nga, 8 billion ang tao sa mundo. Mm-hmm. Posibleng walang nakalaan para sa'yo. Kaya tatay, kapit, tiwala, at yes. Tuloy lang magmahal. Yes! Yes! Taray, mali mo daw, Nanay Nilda, ikaw yan! Sabi ni Mother. Okay, ito sabay naman si tatay. Sabay na sila magsusumba. Yes. Sumba na sila together. Tatay Sunny? Sa akin naman, siguro yung time and effort. Kasi during that time na administrator ako sa isang condo, medyo nawalan ako ng time sa asawa ko nung matay. Hindi ko naibigay sa kanya yung tamang oras na maipakita ko sa kanya na I care for her, ganon. Masyado ako naging busy sa condo noon sa pagmamanage. Kasi very napapressure ako sa condo noon. Wala akong time talaga na
Minsan di ako nakakauwi ng bahay, gabi na ako nakakauwi. So yung time and effort na yun na gusto kong ibigay sa magiging girlfriend ko kung sakali. Tulad ni Nilda. Uh-huh. Okay. Ayun. Time and effort. Hindi niya nagawang magbigay ng sapat na oras at effort, yes, sa taong mahal niya. Ngayon gusto niyang subukang gawin yun. Malay mo daw sa'yo, Mother Nilda. Kanino ka nakaramdam ng kakaiba at gusto mong bigyan ng green flag? Yung pinipili mo. Siguro sa number 2. Ay! Atoy! Hindi na ka pang asawa, tapos wala pang anak. Siguro. Bakit? Ba't po kayo na-excite dun sa anong yun? Kasi wala akong pakikisamahan kung maging sakaling kami. Oh, factor. Di ba? Oo. Mas maganda nga naman yung wala kaysa dun sa andami mong pakikisamahan. Yeah. Oo. Wais din yun, ha? Oo. Congratulations! May green flag ka na, Tatay Atoy! Yay! Approve ba kay Julie? Yes po. Kasi para naman something different. Something different. Ano bang kaibahan dati? Hindi kasi po, yung dalawa po, si 1 and 3, parang katulad kay Lolo na nag-focus din sa work masyado. Ah. Ayan. Okay, thank you very much. Ano pong pangalawang tanong ninyo, Nanay Nilda? Okay ba sa ganitong edad yung situation lang? Situationship lang? Oh, panis. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z ang tanong, ano? Situationship lang. Nauunawaan niyo po ba yung situationship, mga tatay? Alam niyo ba? Mas maganda siguro Tagalogin. Oh, situationship. Kung baka yung walang label. Ganun, walang label. Hindi kayo mag-jowa. Oh. Pero para kayong lumalabas. Mag-jowa, yung mga ganap ng mag-jowa, ginaganap nyo. Yes. Pero wala kayong label. Commitment. Walang commitment. Wala. Oh. Walang ganun. Walang commitment, walang label. Pero yung ganapan ng mag-jowa, ginaganap. Nag-holding hands kayo, nagkikiss kayo, nagdi-date kayo, natutulog kayo sa bahay ng isa't isa. Oh. Kung maka-arte kayo, maka-demand kayo sa isa't isa, kala nyo talaga ang lalim ng relasyon nyo, pero wala. Pag tinanong kaibigan. Parang ano yun? Parang MU dati nung, di ba? Yeah. Ano, 1990s. MU, mga ganyan. MU. Unahin natin si Tatay Sunny. Sa akin, mas maganda yung ano eh. Mas maganda yung ayoko ng situationship. Mas maganda yung pinakikita nyo sa isa't isa na talagang may relasyon kayo. Kasi doon mo may papakita na yung pagmamahal mo at yung pagmamahal niya eh, nagkakaroon ng bonding, no? Nakakalabas kayo, naipapakita nyo sa isa kung paano magmahal. Pero, kasi pag situation lang, parang baliwala lang, parang magkaibigan lang. Not unlike sa magkakasama kayo at sinasabi mo sa kanya na mahal kita, mahal na mahal mo ko, at malagi tayong magkasama bilang isang magkarelasyon. Mm. Relationship ang gusto ni Tatay. Yes. Official ang gusto ni Tatay Sunny. Palakpakan niyo madlang people. Tatay Danny, ano pong opinion niyo? Ay, ang gusto ko committed kailangan. Kasi maraming mga ganun-ganun lang eh. Kailangan committed each other para maibigay ko yung lahat ng pagmamahal, lahat ng pangkikiliti at kasiyahan. Gustong-gusto niyo po talagang kiliti. Ano pong gamit niyo, sir? Na pangkiliti. May kiliti ako dyan. Wag dyan. May mga ginagamit po kayo pangkiliti? Kasi ako gusto-gusto ko, yung sa ulo, yung parang ano, yung ginagamit. Oh, parang mga alambre. Oo. Kayo po, ano pong gamit niyo pangkiliti? Lahat yung mga sensitive part ng body mo. Katulad ng ano, baby's breath na bulak, gano'n ninyong sipo. Yes. Pamparelax kasi. Sa kilikilig, kilitiin sa kilikilig. Feathers. Mamay ang gamit ni tatay. Kahit nga, ihip eh. Yan. Di ba yung jowa mo? Yung kunyari, busy yung jowa mo, nababasa ng libro at mapapansin ka, gagawin yung... Yeah. Pero makilitiin kasing tao. Yung gano'n yung kalang sa kilikilig, nakakakilig. Oo! Yung sa paan lang eh. Oo. So, ayun. Yung pala yun. Gusto niya formal, lehitimo, malinaw. Ganong klaseng relasyon. Committed. Si Tatay Atoy naman, number 2. Siguro sa akin, pangit naman yung sabi, naghahalikan, magka-holding hands.
pero wala naman akong relasyon. Mm-hmm. Sa ganang akin, para hindi magandang tingnan yun. Kailangan, meron ka relasyon para lalong masarap. Malinaw na relasyon. Yes. Yung ganun. Kasi maraming nga marites ngayon eh. Maraming marites. Maraming marites. Iba na ang panahon ngayon. Sa social media, makikita na ganun. Tapos, wala pala kayong relasyon. Ano yun? Question, yung situationship ba, nag-I love youhan din? Na-experience mo na ba yung situationship? Oo. Nag-I love you kayo? Hindi. Si Darren, tanong niya. Maraming ganyan si Darren. Oh my God, Darren. Oh. Gen Z. Nag-I love you ba yung mga ano, may nasa situationship? Dapat hindi. Hindi. Pero sa experience dapat mo. Hindi, pero nag-I love you sila. Kasi wala naman kayong commitment sa isa't isa. Yung I love you should be something na between you and your partner na talaga yung parang alam nyong sa inyong dalawa lang yun pag sinabi mo na. So dapat hindi nag-I love you sa situationship? Oh, ikaw, hindi ko, Sean? Hindi. Kasi hindi siya commitment talaga eh. Talagang ano lang, parang mutual understanding lang na gusto mo ako, gusto kita, pero wala tayong commitment. Walang kasiguraduhan. Ano ba yung sa inyo? Situationship, relationship? Relationship. Ikaw, Laika, alam mo ba yung mga situationship? Opo. Ano kasi ba yung linggo ng wika ninyo? Mamaya pa yung GMA gala, nakapinipinyana ka na. Nag-I love you ba sa situationship? Hindi. Actually, hindi din po. Naranasan mo na yun? Hindi naman po. Bakit? Kasi mas mahilig ako dun. Ano po kasi mahilig ako? Talaga? Hindi, I mean... Ano akala mo rito? Kasama lang ng mga tosino at tosilog. Ano, mahilig ako sa date to marry po. Ayun! Diligan mo to, diligan mo. May pa date to marry, date to marry. Kapag narinig mo lang dito yung ginamit mo. Sa mga searches. O yan, minin si Laika, paganda ng paganda lalo. Yes! Blooming! So, ayun. Parang lahat po sila, hindi sang-ayon sa konsepto ng situationship. Kayo po ba? Gusto niyo po ba yung real, serious, o ganyan lang? Yung ano lang, magaan lang, situationship lang? Bali, situationship lang. Ayoko din ng, ano, ng relasyon. Ah, paano yan? Gusto po, lahat sila nagtalikuran, ayaw nila daw ng gano'n. Ayaw nila ng commitment. Ayaw ni nanay ng commitment. Bakit po? Ayaw nila ng commitment. Siyempre, hindi pa naman kayo magkakilala. Tapos, hindi pa naman kami madalas na nagde-date, nagsasama, nagaganon. Pero kung manligaw sa'yo at sasagutin niyo po? Kung siyang tinitibok ng puso ko. Pero nanay, kasi si Lolo Jimmy, 5 years kayo niligawan. Pagdating po sa tatlo, huwag niyo na po abutin ng 5 years, ano? Kasi ilang taon na po sila eh. Baka po... Golden years na. 73 na si Tatay Sunny. Pero okay lang yun. Pero nakikita niyo naman po yung sarili niyo na papasok pa kayo sa ano, seryosong relasyon o hindi na talaga. Gusto niyo yung kilig na lang, yung masaya na lang. Masaya na lang, kung pwede. Okay. Uwi na po ba kayo? Kasi silang tatlo na... Sa gano'n na ayaw nila, nila ng situation. Hindi kami into that. Pero malay natin, baka sinasabi lang ni Nanay Nilda ngayon. Ngayon lang, oo. So paano yun? Sino pong pipiliin nyo dun sa tatlo? Eh, lahat taliwas sa gusto nyo. Bali, siguro yung number 2 pa rin. Ay! Bakit? Kasi gusto ko yung mga ano niya... Sagot niya. Tapos, yun nga, single siya, ganun. Lahat po sila single? Hindi. Ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng asawa. Okay. Alright, maraming salamat. Nakadalawa na agad si Tatay Atoy. So, tapos lang paghahanap. Yes! Congratulations, Tatay Atoy. Pero heto muna ang mga searching hindi mo napili, Nanay Nilda. Searching number 1, magpakilala ka na.
Hi. Thank you. Sa hindi mo pagpili sa akin. May gusto pa po ba kayong sabihin? Ay. God bless. Be happy to your choice and maybe hindi ka na Pasko. Kasi I don't wanna marry you. Lasing po kayo. Halika na po. Halika na po. Mamaya po, kakanta pa kayo ng Butchiki. Hindi sa'yo! Dito po ba kayo? Dito kayo dito. Para kawin kayo yung sa'yo. Hindi po ba kayo kumanta ng Butchiki? Ayan. Salamat po. Tatay Danny yan. Eto naman. Kaya dyan na po po kayo. Eto naman sa mga searching na hindi mo napili. Magpakilala ka na. Searching number 3. Si Tatay Swanny. Hello, Nilda. Good luck kung sa napili mo. Sana this time, maging masaya ka na, makatagpo ka na isang tao magmamahal sa'yo para lumigaya ka. God bless. Thank you very much po. Nanay Nilda, sasamahan namin kayong pakinggan ng mensahe sa inyo ng apo ninyo na si Julie. Gusto mo bang kumanta muna ng pantropiko? Mami, gusto ko lang naman palagi is yung masaya ka and nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Kasi hindi natin masasabi yung panahon. And yun lang, mahal na mahal kita. Thank you very much. Nanay Nilda, may gusto kayong sabihin sa apo nyo? Mahal na mahal kita, Apo. Very supportive ka. I love you. Thank you po. Julie, may gusto kong ibilin kay Atoy. Sir Atoy, nice to meet you po. I think you're the perfect match for my mommy. Thank you. Ayan. At Nanay Nilda, kanina sinabi mo sa amin kanina na ang hinahanap mo ay yung pogi, matangos ang ilong, at hindi malaki. Eto na po si Tatay Atoy. Tabihan nyo po. Pasok na pasok sa description nyo. Nanay Nilda, ni Tatay Atoy. Bagay kaya Wow. 17 years old si Nilda.